rin yung suot mo. Hindi ka na naman naliligo. Alam mo, pag nakita ka ni ate, sasabihin na naman niya, hindi ka namin naalagaan. Hoy, hindi niya naman talaga inaalagaan, Gerard Naricar. Ano yan? Tinan niyo nga yung daddy. Kahapon yan na yung suot niya, ngayon ganyan pa rin. Diba naman yan? Yan na lang bilin ko, hindi nyo pa magawa eh. Dito ako komportable eh. Tsaka isa pa, wala kayong naalagaan? Gusto mo may maalagaan ka? Umuwi ka sa bahay nyo, itindihin mo asawa mo! Ay nako daddy, wala asawa ko, nakadestino sa ibang lugar. Nakalimutan mo na agad. Ede, pag-alaga ko ng mga pusa, aso, o kambing, wala yung maisip mo! Ayoko, Daddy. Daddy, hirap na hirap na nga ako mag-alaga sa'yo. Tapos pagkatapos nun, gusto mo pa ako mag-alaga ng aso, kambing? Ay, hindi na lang siguro. Ano kung masama sa akin? Ay, kas, pili mo kambing. Ba't ang may kambing? Ano yung... Ha? Sa akin, mag-alaga ako. Hoy, Che! Ate? Hindi mo na naman ginawa yung ano, trabaho mo. Amoy kambing! Hindi ka naglinis! Linis na linis to. Lahat na nga nililinis ko. Kahit hindi dapat linisan, nililinis ko. Ang linis dito. Bakit hindi? Mula nung sumakabilang buhay si nanay, parang nawala na ng gana si daddy sa lahat ng bagay. Pati sa paliligo. Mara kayo! Umiyon din din. Kaya, nagulat na lang kami isang araw. Uy! Maricar! Mm. Ano mo yun? Alin? Ang sangsang. Ha? Hala? Baka nagpaparamdam si Mama. Gaga? Magpaparamdam na lang si Mama? Amoy barberya pa? Ma? Ma? Ano ba yung amoy na yun? Akala ko itong sinigang. Tingnan. Parami kasi yung labanos. Bawa naman. Oo, mag-ready na kayo. Mga sure na. Good morning, mga anak. Ano? Okay ba? Dad, bakit ganyan yung amoy mo? Ano? Amoy... Ano? Amoy pogi? Ay. Akala namin kung anong amoy yon? Amoy pala ng isang nagmumurang kamatis. Midlife crisis na ba ito?